Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin ninyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin. Pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin. May tinig na sumisigaw. Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang. Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak. Patagin ang mga burol at bundok. At pantayin ang mga baku-bakong daan. Mahahabag ang kaningningan. Mahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw. Huwag kang masisindak. Sabihin sa Huda, narito ang iyong Diyos. Darating ang Panginoong makapangyarihan. Taglay ang gantimpala sa mga hinirang. At tulad ng pastol, iyong kawa niya ay kakalingain sa sariling bisig. Iyong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan, ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita.
Sinasabi niyang ang lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di babalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas at sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdaraupalad. Ang kapayapaan at ang katuwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang magahari iyaong pagtatapat. At ang katarungan namay magahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupa ay bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong magahari pawang katarungan, magiging payapa at susunod ang madla sa kanyang daan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Pakinoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Tulad ng inaakala ng ilan, hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos. Sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na iyon, araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit, ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal,
Samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang tungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Iyahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikda ng inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namang pagkai balang at pulot pukyutan, lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral. Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kaniyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Kalakip po ng panahon ng Adbyento ay ang salitang paghahanda. Naghahanda tayo sa panahon ng Adbyento para sa pagdating ni Kristo. Laging naghahanda, may pinaghahandaan. Pero kasama lagi natin ang salitang paghahanda, yung pagnanais na merong bago. Naalala ko ho, nung mga seminarista po kami,
At kapag November ho, merong inter-seminary meet, no? Basketball ho yan, volleyball. At kasama po ng mga naghahanda, yung mga maglalaro, kapag araw na ng tournament, ay meron silang bagong sapatos. Binibida at pinapakita, may bagong sapatos. At sa paghahanda din natin bilang Kristiyano, nagnanais tayo na may bagong matatanggap. Iniisip natin sa pagdating ni Kristo sa buhay ko, pagdating ng araw ng Pasko, may bago ako matatanggap. Sa iba, bagong cellphone, bagong relo, bagong t-shirt. Ang hangad natin, may bagong matatanggap. Pero maganda mapansin sa ating ebanghelyo at sa mga pagbasa natin, ano ba talaga ang paghahanda na inaasahan sa atin? Paghahangad bang may bago? O paghahangad na may magbago? At eto nais nating bigyang pansin sa panahong ito ng Adbyento, na sa ating paghahanda, hindi may bago ang ihangarin, kundi may magbago. May magbago sa ating asal. May magbago sa ating buhay. Kaya ho sa ating ebanghelyo, sinasabi, tuwirin ang daraanan ng Panginoon at ang pagdadaanan ng Panginoon kailangang ihanda. At ang sumisira sa dadaanan ay kasalanan. Nakadaan ka na ba sa isang malubak na kalsada? Yeah, minsan nakakahilo. At minsan ganun ang dadaanan. Dahil sa kasalanan, nagkakalubak-lubak ang dadaanan. Pero ang paalala sa atin, sa paghahanda ng Panginoon sa buhay natin, sa pagtanggap natin sa Panginoon, tuwirin ang daraanan, patagin ang mga lubak. Paano natin papatagin? Sa pagbabago ng ating buhay. At siguro ito yung hilingin natin sa Panginoon, na hindi may bago, kundi may magbago sa buhay natin. Yung dating ikaw, maging bagong ikaw. Yung dating chismosang ikaw, may magbabago. Marunong ka nang umunawa ng kapwa mo. Yung dating ikaw na puro ka paninisi ng kapwa mo. Pag nagay problema, puro ka turo, puro ka sisi. Ngayon, dahil may nagbago na sa'yo, kaya mo nang akuin kung may mali. Kaya mo nang akuin ang responsibilidad mo. Hindi ka na pa-victim. May nagbabago. At yan po ang inihingi sa atin ng ating mga pagbasa at ng ating ebanghelyo. Kung talagang naghahanda tayo para sa pagdating ng Panginoon, sinisikap nating may magbago sa buhay natin. Kung ikaw ay dating babaero, ngayon, dahil nagbago ka, loyal ka na. Di ba? Kung ikaw ay dating sugarol, lagi kang nasa sabungan dahil naghahanda ka sa pagdating ni Kristo, hindi ka na gumagawa nun. Ginagamit mo na sa tama ang pera na meron ka. May nagbago. Di ba ang sarap sabihin at pag may nasabi sa iyo, uy, parang nagbago ka na. Uy, parang may nagbago sa iyo. Hindi dahil dumiretso na ang buhok mo, dahil natanggap na ng mister mo ang Christmas bonus, kaya nagpapareserve ka na sa parlor na suki mo at magsasabi ka na,
Omar, sa gantong petsa magpapariband ako, ha? Hindi yun ang bago na hingin natin, kundi may magbago sa buhay natin. Matututong umunawa, imbis na humusga. Matutong magbigay, imbis na humahangad ng may matanggap. Marunong sumabay, imbis na ikaw ang laging nasusunod. Marunong makipagkapwa-tao sa lahat, hindi dun lang ako sa security ko. Marunong makipagkapwa, marunong umunat, may nagbabago sa buhay. At yan po yung pinakamagandang pwede nating gawin bilang paghahanda para kay Jesus. Not in the material, but in the renewal of our minds and hearts. May nagbago sa buhay natin. Alam natin sa paglalakbay, mahirap kung tayo lang. Kaya kailangan natin ng grasya ng Diyos sa paglalakbay natin tungo sa pagbabago ng buhay. Kaya bagamat may mga lubak-lubak dahil sa kasalanan natin, nariyan ang grasya ng Diyos para punuan yung mga lubak sa dadaanan natin para maging patag ang dadaanan. We need God's grace sa ating paglalakbay palapit kay Jesus. Siya ang magpapatag ng dadaanan natin kung tayo ay handa na magbago para sa Kanya. Kaya hilingin natin at imbitahan natin si Jesus. Panginoon, gusto ko lumapit sa iyo. Maraming lubak sa dadaanan ko gawa ng aking mga kasalanan. Pero naniniwala ako, Panginoon, na ang grasya mo ay higit sa aking mga kahinaan, higit sa aking mga kasalanan. Tuwirin mo, Panginoon, ang dadaanan ko nang makalapit ako sa iyo. Kailangan ko ng grasya mo palapit sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, idalangin natin sa Ama na maging mga propeta tayo tulad ni San Juan Bautista, naghahanda at nagtataguyod ng daan ng Panginoon. Buong tiwala tayong manalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni Juan Bautistang umakay sa mga tao para makilala si Jesus, naway maituro ng simbahan na si Hesukristo ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tagapagtaguyod nawa ng katotohanan ang mga namumuno sa pamahalaan at wakasan nawa nila ang mga kasinungalingan na nagdudulot ng pagkawatak-watak sa ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
Tanggapin nawa ng bawat komunidad ang mga may kapansanan at makasalanan at tulungan silang magkaroon ng makabuluhang pamumuhay at makabangon muli mula sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Katulad ni San Juan Bautista, maging mapagkumbaba nawa tayo at isaalang-alang ang pagiging tagapaghatid ng mabuting balita sa lahat ng antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nagtalaga ng kanilang sarili sa buhay reliyoso, naway ihanda nila ang daraanan ng Panginoon sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, ikaw ang aming kaligtasan. Patatagin mo kami sa aming paglilingkod sa iyong anak at sa aming kapwa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan.
Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyong. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating Third Parish-Wide Advent Recollection Series sa darating na December 12, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang misyon. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Jerome Marquez, SBD, Provincial Superior of the Society of the Divine Word, Oroqueta Street, Tayuman, Santa Cruz, Manila. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangin sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw pong ito ay binabati natin ang ating kapatid, kasamahan dito sa Quiapo Church, si Father Jonathan Mojica ng isang mapagpala at mabiyayang 70th anibersaryo bilang isang pari at hinirang ni Jesus Nazareno upang maglingkod sa kaniyang ubasan. Palakpakan po natin si Father Jonathan. Maraming salamat po, Father Jonathan, sa inyong mahalagang kontribusyon sa dambana at tahanan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Si Father Jonathan po sa kasalukuyan ay ang priest in charge sa mga sumusunod na mga ministries and organization sa liturgical ministry na sumasakop sa lahat ng mga mandated ministries and organizations dito sa ating parokya. Siya rin po ang in charge sa mga pangangalangang pangliturhiya ng ating simbahan. Siya ang paring gumagabay sa ating family and life ministry, sa music ministry, sa IT department, sa social ministry, at naging abala din siya noong tayo ay nag-a-apply noon upang maging isang national shrine. Muli palakpakan natin si Father Jonathan. At sa kasalukuyan po, siya po ay isang paring tagapatnubay para sa vocation team ng ating Archdiocese of Manila. Kaya kung sino man sa inyo sa mga sandaling ito na nakikinig at nais tumugon sa tawag ng pagpapari, dumulog lamang po kayo at kausapin si Father Jonathan. At kung kayo ay nais ding makipag-usap dahil kayo ay nangangailangan ng counseling at ng iba pang payo at nais ninyong mapakinggan,
puntahan nyo lamang si Father Jonathan. Father Jonathan, tunay ngang ikaw ay biyaya ni Jesus Nazareno sa ating dambana at parokya. Muli, palakpakan po natin si Father Jonathan. Tumayo po ang lahat. Pwede hong humingi ng pasingit lang po, no? Pwede po akong sumingit sa inyo mga panalangin. No? Bagamat malaki po ako para sumingit, no? Nakikiusap po ako, pakisingit po kami sa inyo mga panalangin. Lalong-lalo na po kaming apat na nagdiriwang po ng anibersaryo sa pagkaordinasyon, no? Kasama ko po na naordinahan si Father Danici, Father Arnel, at Father Mark Valderrama. Pakisingit po kami, no, sa inyong mga panalangin. At ganoon din po, panawagan, no, sa mga lalaki na naririto. Baka kumakalabit at bumubulong sa iyo ang Panginoon ngayon at sinasabi sa iyo, sumunod ka sa akin. Huwag ka matakot na sumunod sa Panginoon kung ikaw ay may konting interes lamang, kahit kaunti, na interes sa buhay pagpapari. Pag-usapan natin yan, samahan ko kayo na tuklasin ang tawag ng Diyos sa iyo. Ang tawag ng Diyos ay nagsisimula kahit sa isang maliit na kislap lamang. Pero ang grasya ng Diyos ang pumapatnubay para mula sa kislap maging nagbabagang apoy ng pagmamahal sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.